bago natin mga kapadi lilinisan yung cylinder head assembly, i-check muna natin yung valve nya, yung mga balbula, kung may taga siya. Kasi galing to ng machine shop, so i-check natin yung gawa nila. Kasi sa atin pa rin yung final check-up nito. So, tara. Papakita ko sa inyo mga kapadi paano i-check yung valve. So, sa pag-check nito mga kapadi, pwede tayong gumamit ng gasolina, tubig, or diesel. Gagamitin ko dito mga kapadi, diesel. Itong diesel na to, lalagay ko lang dito sa exhaust. Ito mga kapadi, dapat malinis to dito. Yan, lilinisan natin yan ng basahan para paglagay natin ng diesel dito sa exhaust. Dito, lalagyan natin. Dito yung exhaust nya. Lalagyan natin ng diesel para makita natin kung may tagas. Yan, lalagyan ko na mga kapadi ng diesel. Ito. Yan, check natin yan dyan. Kung may diesel na lalabas, yan, isa-isa. So dito mga kapadi, wala naman na tagas na diesel. Ibig sabihin, okay siya. Yung exhaust valve, okay siya. Pupunta tayo doon sa intake valve. Ito yung intake valve, itong malalaki. Okay, dito naman tayo sa intake valve. So yan, yan ang butas na yan. Yan yung lalagyan natin. Okay naman mga kapadi, 8 piece na intake valve, wala siyang tagas. So nasigurado na natin na bago natin ikabit yung cylinder head assembly sa makina, walang tagas. So ngayon lilinisan ko na to. Dapat bago natin ikabit ito, no? Malinis, wala yung mga metal residue dito, yung lahat ng oil passages, yung mga oil gallery, dapat malinis. So siguraduhin natin itong malinis, lalo na itong one way valve na to. Ito yung magsusupply ng oil, dito dadaan yung oil papunta sa mga camshaft. Yan, lahat na yan ang mga passages na yan. Yan, yan ang mga butas na yan na maliliit. Dapat i-sprayan natin yan ng kerosene o diesel.
dito na tayo mga kapadi. Lalagay na natin tong dowel. Huwag na huwag tong kakalimutan. Ito yung magiging guide natin sa paglagay ng cylinder head para hindi tumabingi. Lagyan lang natin ito mga kapadi ng langis. Yung iba nilalagay grasa, yung iba naman nilalagay sealant, yung gasket shellac. Pero ako, dahil pantay naman ito, na-resurface naman yung head nito, so langis lang ang ilalagay ko. Kung mapapansin nyo mga kapadi, itong piston nilagyan ko ng langis, yan, para malubricate siya. Pero pag ikakabit na natin yung cylinder head, aalisin din natin itong langis. Yan o, may langis siya o. Yun ang kukunin ko, ilalagay ko dito. Pahiran lang natin ito lahat. Tsaka tamang torque lang. Wala nang iba kung anong lagay-lagay. Kasi minsan, pag naglagay tayo ng sealant dito, yung gasket shellac, pag maparami natin, minsan babara pa to sa mga butas-butas. Yan ang mga butas na yan mga kapadi, oh, kung makikita nyo ang liliit. So pag nabarahan yan, magkukus pa ng overheating. Kaya langis na lang para safe. So ito mga kapadi yung cylinder head bolt nya. Papalitan din natin kasi overheated to. So papalapatin natin mga kapadi yung cylinder head. Ihigpitan na natin yung bolt. Papalapatin muna natin mga kapadi yung bolt. Gamitan natin ang impact drive. Pero kontrolado lang mga kapadi. Makikita nyo mga kapadi, ayan na, na ilapat ko na yung cylinder head bolt. Ito torque natin nya ng 70 foot pounds. Ang final nito sa foot pounds mga kapadi, 70 foot pounds. So magsisimula tayo dito sa gitna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paikot yan hanggang palabas. Or pwede naman yung iba, i-case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gamit tayo ng socket type na alin. Ito.
So ito, naset ko muna siya sa 20 foot pounds. Simula tayo sa gitna. Kung mapapansin nyo mga kapadi, ang ikot ko nito clockwise ang pahigpit, pero sa front camera counterclockwise. Okay? Ang pahigpit nito mga kapadi clockwise, pero ang sa camera, kasi gumamit ako ng front camera, baliktad. Okay, narinig nyo mga kapadi yung click, ibig sabihin nun na-reach na natin yung torque na tig-set natin sa torque wrench. Tatandaan natin mga kapadi na kapag ang engine block ay aluminum, huwag na huwag tayo mag-overtorque kasi masisira yung tread ng head natin ay ng engine block natin. Kaya dapat susundin natin yung specification o kaya maging maingat tayo sa paghigpit. So dadagdagan ko na siya mga kapadi, gagawin ko ng 40. So ito mga kapadi yung valve lifter and rocker arm. Bago natin to ikakabit dun sa engine, dapat ipipress muna natin to sa gato para maging 0-0 yung seating nya. Ganyan mga kapadi, oh.
Nalagay ko na siya dyan. Ipipress lang natin yan. Yan o, kung makikita nyo, bumababa yun paunti-unti. Yan. Huwag lang masyado. Papakiramdaman natin, huwag masyado higpitan. Pag tumigas na siya ng kaunti, okay na yan. At sumagad na yun, oh. Yan mga kapadyo. Kung yan, oh, makikita nyo yung diferensya ng dalawa. Oh. Yung hindi pa na-press, mahaba, so na-press na, umiksi na. Pero pag nirelease ko yung gato, babalik lang naman yan. Normal yan kasi may spring yan. Ito yung tinatawag na hydraulic lifter na ang nagpapagana nito, oil. Wala na siyang adjustment sa bulb. Wala na siyang bulb tapet. Hydraulic lifter or bulb plus. So, release natin mga kapade. Yan. Ito na yung na-press ko. Yan o. Kung makikita nyo mga kapadi, nagagalaw na yan o. Ganyan yung galaw niya o. Dapat lahat ng hydraulic bulb lifter bago natin ikabit, nagaganyan. Ganyan. Ang purpose niyan mga kapadi, para hindi masyado tension yung timing chain natin at para dito malon doon sa mga sprocket. Ayan o. Ngayon, paka-press natin, bababa rin ulit natin sa oil. Doon. Ito yung hindi pa na-press, hindi ano, ang tigas niyan mga kapadyo. Hindi mo pa yan mapagalaw. Kaya lahat natin yan ipipress para gumalaw siya. Okay mga kapatid, ganun lang. Kakabit na natin yung hydraulic bulb lifter. Kung mapapansin nyo mga kapatid, may butas to para sa oil. Yan o. Yan na, maliit na butas yan. Nakaharap yan dito sa labas. Yan sa labas. So, yan. Tatandaan, nakaharap dito sa labas. Kasi nandito yung linya niya ng oil, yung gallery. So, ganyan. Ganyan. Yun. Ganun. Okay. Tsaka well, hindi naman nyo pwede itong mabaliktad. Tsaka dapat itong flat surface na to dun sa ilalim. Siyempre itong medyo bilog sa ibabaw. Ganon din dun sa kabila mga kapadi. Since yung gallery nito, ito andun banda, yung butas nitong hydraulic bulb nakaharap din doon sa labas. Yan. Nakaharap din yan doon sa labas. Okay mga kapadi, ganun lang. Sa 16 piraso na bulb na hydraulic bulb lifter, ganun ang pagkabit. So, pagkatapos ng hydraulic bulb lifter nang maikabit natin lahat, kakabit naman natin mga kapadi yung rocker arm niya. Ito. May 16 na piraso din to. Bali, itong bilog na yan, doon yan tatama. Yan. Ngayon, ito naman, doon yan tatama. So, ganyan ang posisyon yan. Ayan.
Ayan. Dapat maging maingat tayo mga kapadi dito sa mga internal parts. Lagi natin i-double check para iwas back job, iwas aberya. Kasi ano to eh, mga moving parts, inside moving parts. Ayan. Lalagyan na din natin yan ng langis. Bali, nakababad na to sa langis. Ayan. So, ganon din mga kapadi, doon sa kabila, ganon din. Ayan. So, sunod natin ito mga kapadi, yung camshaft. So, okay na mga kapadi, naikabit ko na yung hydraulic valve lifter, yung rocker arm niya ito. Nakabit na yung camshaft, nakabit na din yung mga cap at na-torque na din. So, bibigyan ko din kayo mga kapadi ng counting tips dito sa timing. So, bali, itong ito ang nakatiming to dito. Bago nyo ilagay yung camshaft, dapat yung position ng piston ibababa nyo parehas para hindi tumukod. Ngayon, ibabalik na lang natin yan na timing pag tayo ay magkakabit na ng timing chain. Okay mga kapadi. So ito palang mga ano na to, yung cup. Wala naman ito baliktaran, hindi naman ito pwedeng mabaliktad. Basta, titingnan nyo lang yung number. Halimbawa, yan, may E5. Meaning, exhaust pipe. Dito yung exhaust side niyan eh. Yan, E5, ito, E1. Yung 1 magsisimula dito sa front side ng engine. Ganun din doon sa kabila. Intake 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 5 yun. Kasi intake side yung nandun. Ganun lang mga kapadi. So, okay na mga kapadi. Na timing na rin. Kung makikita nyo yung timing mark, ito yung timing mark nya. Yan, yan na kuntil na yan. Yan na dots papunta dito sa key. Ito sa lock ng pulley. Yan o, may dots yan mga kapadi. Tapat na tapat. Ngayon yung sa chain niya naman, yung nakulay dilaw na yon. Kung nakikita nyo yung kulay dilaw, yan, ito, yan, may dots din yan. Yan yung timing niya sa chain. Ngayon dito sa taas, papakita ko sa inyo. Malupong na malambot. Ito, may kita nyo, iba yung kulay ng kadena. Ito, yan, tsaka may dots din. Yun. Ganon din dito sa intake camshaft. Yun. Yan. Ngayon, yung cam lobe ng camshaft, magkasalubong yan. Yan mga kapadi, magkasalubong. Yan. Yung cam lobe. Yun doon naman, sa number 4 cam lobe, magkatalikuran. Dito, magkaharap sa number 1. Okay, yan lang mga kapadi. Sana nasusundan nyo yung mga sekreto nito sa spark.